Balita para ngayong ikapito ng Hulyo, Martes. Suspensyon sa non-essential outbound travel ng mga Pinoy binawi na. Papayagan muli ng gobyerno ang non-essential outbound travel ng mga Pilipino kahit na hindi pa tapos ang laban kontra COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inalis na ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases and Travel Restrictions kaugnay sa outbound travel ng mga Pinoy. Sinabi ng tagapagsalitang papayagan ang non-essential outbound travel pero may ilang requirements na dapat ipresenta ang mga biyahero. Kabilang dito ang pagsusumite ng kumpirmadong round-trip tickets para sa mga may hawak ng tourist visa at sapat na travel health insurance para sa rebooking at accommodation expenses kung sakaling mas stranded sila abroad. Ayon kay Roque, iaanunsyo ng Department of Tourism kung magkano ang magiging halaga nito. Wala rin daw dapat ban sa mga Pilipino ang mga bansang kanilang pupuntahan at dapat din daw magbigay ang mga biyahero ng deklarasyon kung saan kinikilala nila ang risk ng kanilang pagbabiyahe. Sa mga babalik naman ng Pilipinas, dapat aniya silang sumalang sa RT-PCR testing at quarantine period. Magiging epektibo aniya ito 15 araw matapos mapublish ang IATF Resolution No. 52 sa Official Gazette. Sa huling tala ng Department of Health, umakyat na sa higit 47,800 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas habang nasa higit 1,300 ang bilang ng mga namatay at nasa higit 12,300 naman ang mga gumaling sa nakamamatay na sakit. Ako si Joanna Adeala para sa Philippine Canadian Inquirer.